Balance of Speed! Okay. Yan po ang topic natin. AIMP. Asset Information Management Program. Ito po siya. Ayan. Nag-kick off na po. Yung mga mukha ng taong nakikita nyo dyan, mga revenue officers yan, yan po yung mga involved. Okay? Sir, ano po yung Asset Information Management Program? Ito po yan, sir. Ayan po, nakikita po ba ninyo? Ito po, ito sa banda rito. Ito, to, 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 yan. Explain ko sa inyo kasi yan po ang dahilan. Yan po ang naging kinalabasan ng train law number 1. Sa train law number 1, ayan, law. Sa train law number 1, under section, oy, teka lang. Huwag niyo kalimutan, ha? O, baliktad. Huwag niyo kalimutan bumili. Pag bumili ho kayo nito at ma-issue kayo ng letter of authority, ha? Starting from the month of purchase and 12 months. 12 months yun, starting from the month of purchase. May libre ho kayong protection from letter of authority hanggang first request for presentation of records at second presentation of records. Ang ganda nung lang. Kung kailangan natin cancelin, kakancelin natin. Okay? Under section 6A, ganito ho yung nakasulat. Section 6A, sasabasahin ko na lang. Okay, notwithstanding any law requiring the prior authorization of any government agency or instrumentality. Section 6A. Ang ibig sabihin lang ho niyan, ang BIR, pwede na hong i-mag-audit ng hindi nyo alam. Nakakatakot! Nakakatakot! Yes, nakakatakot to. Kasi, pwede na ho silang pumunta sa LTO, LTFRB, sa SM, lalo na yung may mga hawak na advantage card, hindi po advantage yan, mga kasama. Mamaya ako explain sa inyo. May SM advantage card, pwede na kayong puntahan sa yung passport nyo, DFA, ayan. Ayan ho yung potential lang. Explain ko sa inyo isa-isa dahil ho dito. Ang tawag ho dyan, lifestyle checking. Lifestyle checking. Matagal na ho yung lifestyle checking. Kaya lang ho, hindi ho siya ma-i-push. Kayo palang mga bookkeepers, accountants, at consultants, kung gusto nyong maging bagong industriya ho ito eh, taxpayer lifestyle checking specialista. Ulitin ko. Taxpayers lifestyle checking specialist. Ibig sabihin, bago ho maimbestigahan ng BIR yung asset ng ating mga potential clients, tayo muna ho yung mag-imbestiga para ho ma-prevent natin yung possible problem nila katulad ng tax evasion, katulad ng high deficiency tax assessment. So, sir, ano ito? Ano ho itong lifestyle checking ng BIR? Okay. Ganito po yan, sir and ma'am. Nag-develop na po ng computer program ang BIR. Wow! Computer! Aided program. Aided audit program. Kasi nung araw ho, hirap ho mag-audit ang BIR. Ngayon, hindi na. So, for example, sa LTO, ang makikita nila yan, driver's license nyo, DL, at saka yung cars ninyo. O, di madali na ngayong iti-trace. Eto, number of units na pinapasada ninyo. Number of units versus yung actual. Yung SM advantage, binibigyan kayo ng points. Sa bawat point, sabi, okay, pag meron kang 100 peso na binili, meron kang 1 point. O, sabing ganon.
Eh, may 1,000,000 kang points. Meron kang 1,000,000 points na accumulate for 6 months. Makikita ngayon, uy, si Mr. Maestro merong 1,000,000 points sa SM Advantage. Ano epekto nun? Ano epekto nun? Diba? Ano epekto? Simple lang, sir. 1,000,000 times 100 pesos. Therefore, nagkaroon ng expenditure si Mr. Maestro ng 100 million. Imaginin mo yon. 1,000,000 points times 100 pesos equals 100 million. Yun yung ginastos ko. Saan kumuha ng 100 million si Mr. Maestro? Patay kang bata ka. Saan galing yung pera? Tax evasion kagad yun. So, pinambili mo ng kotse, tax evasion kagad yun. Lakang pera eh. Diba? Ano pa? DFA, travel ka ng travel, nakita ng ano, BIR, doon sa papeles ng DMA, kung saan ka nagpupunta, Europe, Japan, Australia, etc. Nagsisibu Pacific ka, huli ka. Tax evasion. Yan ho yung ginagamit ngayon nila, Asset Information Management Program. Okay? Ngayon, meron ho tayong capacity na unahan ng BIR for the protection of our clients. Ayan. For the protection of our clients. Siyempre, makukuha tayo ng professional fee. Yung nakikinig sa akin ng mga taxpayers, pwede nyo na po akong kontakin kung gusto nyong bago kayo i-lifestyle ng BIR. Kami muna magla-lifestyle check sa inyo para ma-prevent natin yung possible tax evasion case nyo at saka yung high deficiency. Actually, kung titingin ho kayo sa BIR ngayon, ha, sa kanilang meron pang isa to, big media release. Meron hong kinasuhang tawag nito, taxpayer na nagkaroon siya ng 200 plus million na shares of stock, worth of shares of stock ng isang kumpanya. Kinasuhan siya ng tax evasion. Why? 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 Eh, from 1996, hindi siya nagpa-file ng tax returns. Tapos meron siyang 200 million worth shares of stock. Inisip ng BIR, saan mo kinuha yung perang yon? So, bago ho kayong makasuhan ng tax evasion, yung mga sinasabi ko sa inyo, pwede nyo man tingnan sa BIR website. Mag-consult na ho kayo sa amin. Get the second opinion. Okay? Yung second opinion lang ho, ang ibig ko sabihin nun, doon lang ho kayo makakonsult sa akin through email. 1,500 pesos ho per month. Okay? Plus VAT ho yan. Imagine nyo, mura. Pero 5 questions lang po yung pwede nyong itanong sa akin. Pero kung gusto nyo hong malaliman yung ating usapan, siyempre ho, ibang engagement na ho yan. At parang nga ho dun sa mga accountant, bookkeepers at consultant na naghahanap po ng trabaho, na gusto nilang itaas yung antas ng kanilang negosyo, hindi lang ho sila taga-lakad o legwork lang. Eh, sumama ho kayo sa akin at ibebenta ko ho kayo sa aking tax mapping apps. Mag-download na kayo ng tax mapping apps. Ulitin ko, start na po ang Asset Information Management Program ng BIR. Huwag ho kayong pahuli. Kasi right now, meron hong isa o dalawang kaibigan tayo sa Siargao. Ino-audit na ho ng tax payers lifestyle checking. Actually, ang lahat ng LA ho ngayon, kasama na ho yung lifestyle checking. Yung LA, bukod ho sa checklist of requirements, ha, may kasama hong working paper na pinagagawa sa inyo. Yun ho, yung working paper na yun, mag-ingat kayo. Yun ho yung life asset checking ng BIR, yung Asset Information Management Program ng BIR, naka-attach. Ngayon, ang tanong, Mr. Maestro, kailangan ba naming pilapan o hindi namin kailangan pilapan? Kung gusto nyo ng sagot, mag-get second opinion na po kayo, 1,500 pesos lang po isang buwan. Okay? So, yung video susunod dito, ha, mga accountants, sa panoorin nyo, ha? Ima-market ko kayo sa buong Pilipinas kung gusto nyo. Let us have a deal! May pagkakataon ka na. May pagkakataon ka na. As for these packages. Okay?
Ganito kasi yan eh. Kapag bumili ka sa akin ng libro or na-i-train kita, ibebenta kita. Dito kita ibebenta sa tax mapping apps. Nakikita ba ninyo? Yung mga kulay blue na nakita nyo dyan, mga tao yon, mga right now, mga accredited sila, pero pipiliin ko pa sila eh. Ayan, sa buong, ano yan, buong Metro Manila and nearby provinces. So, pag pinindot mo ito, lalabas yung service. Ayan. VAT, income, at saka withholding tax. Bookkeeping yan. Pag ito naman kulay green, letter of authority, SDT, BMB, benchmarking, tax mapping, offline kandado, LN, letter notice. Ito naman, dilaw, tungkol sa assessment. And of course, yung kulay pula ay tungkol po sa collection na ng buwis. So dito, para tayong mga grab, ha, na immediately, pag may problema yung mga taxpayer, ito po yung apps na kukunin nila, makikita ngayon nila dito, ayan, yung mga available tax specialista na pwede nilang kausapin. Siyempre, babayaran po nila kayo. Ganun po ang mangyayari. So, ano ho sir yung tax specialista? Ayan, tax specialista. Walo ho yan, pero pito lang ho yung sinulat ko. Yung pangwalo ay yung tax bookkeeping specialista. Siguro later on, magbibigay ako ng lecture about tax bookkeeping at saka ano pagkakaiba nito sa financial bookkeeping and managerial bookkeeping. Paliwanag ko lang ito. Yung una is BIR tax mapping. Pag na-i-train kita, may libro ho kasi ko dyan. Okay? Ayan. Bibigyan kita nito. Hindi naman pala bibigyan. Bibilin mo to. Pwede kong pautang sa'yo. Depende. So, dito, sa tax mapping, kasama rito yung libro para sa BIR lifestyle check. At saka yung BIR open cases specialista. So, isang libro, tatlong specialization kagad ang makukuha nyo. BIR tax mapping, BIR open cases, at BIR lifestyle checking. Yan. Pagkatapos kayong bumili ng librong ito, sinabi ko nga kanina, ilalagay ko kayo rito sa aking apps. Tax mapping apps na sa Google Play Store. Next, offline kandado. Tuturuan ko kayo ng offline kandado, bibili rin kayo ng librong ganito. Okay? May packages tayo para sa OFW, non-CPA, non-lawyers, dun po sa mga bookkeepers na gustong pataasin yung kanilang kita, sa mga accountants na gustong pataasin ang kita nila, sa mga CPAs na gustong pataasin ang kita nila, at sa mga employed accountants, bookkeepers, consultant, financial analyst, financial planner, financial advisor na gustong pataasin ang kita nila, ini-invite ko kayo na maging tax specialista. So sa offline kandado na libro, kasama na po dito yung BIR inventory taking at saka BIR benchmarking. So, tatlo uli yung inyong specialista na pwede kayong kumita. And of course, meron po tayong pang tax specialista, pang BIR letter of authority. Exclusive lang po siya kasi medyo profitable po itong ganitong klaseng negosyo. And meron tayong BIR subpoena. Napapansin nyo may mga librong pinaplas dyan. Bibilin po nyo yan para kayo maging membro ng tax specialista. At pagkatapos po, ilalagay ko po kayo doon sa tax specialista o tax mapping apps para malaman po ng tao na kayo po ay nag-o-offer. So, meron po tayong mga special packages. Very special sa akin ng mga OFW. Okay, yung mga OFW, i-present nyo lang na kayo ay talagang OFW. Turuan ko ho kayo na maging tax specialista at immediately maibenta nyo yung sarili ninyo
sa mas maraming taong nangangailangan. Labanan na po natin ang BIR, graft, and corruption. Labanan po natin yung mga harassment, oppression, harm, at saka pananakit nila sa salita, pagtotorture ng utak. Maging tax specialista po kayo. So, marami hong salamat at magkita-kita ho tayo sa mga susunod kong seminars. O sa mga taxpayer, ha, kung meron kayong Bible, dahil unknown yung pupuntahan nyo, yung taxation din po is unknown. Kailangan po ninyo ito. Salamat po. Tang, 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 tang. Ito po topic natin, protection tax mapping. Okay. Habitual na po. Okay. At hindi ho natin pwedeng pigilan na mag-tax map ang BIR. Allowed ho ang BIR na mag-tax mapping sa inyo 3 times a year. Ayan ho. 3 times a year. So, ano nangyayari pag nagta-tax map ang BIR? Alam po ba ninyo na nagsasarado ng kanilang sales outlet o mga negosyo yung mga taong na tina-tax map? At ito ho masakit. Sa BIR priority program ng 2018, ha? BIR priority program 2018. Ang priority po, ito malungkot, small taxpayer. Small taxpayer ho ang priority. Sino small taxpayer? Tayo. Okay? So para maiwasan ho natin, ha? Kasi iwasan na natin yung mga tarantado at mga corrupt na BIR official. Ang hinihinging lagay ho sa tax mapping is 5 to 10,000 per visit. Okay? Hindi lang yan, hawak ka sa leg. So, para maiwasan yan, ino-offer ko po sa inyo ang serbisyo ng grupo ko, Emelino T. Maestro. Poproteksyonan ko ho kayo sa tax mapping ng BIR. Wala ho kayong babayad sa akin for the next 12 consecutive months from the month of purchase. Wala ho kayong gagawin, mga kasama. Bibili nyo lang po yung libro. At may pupunta hong tao sa inyo. Of course, yung expenses, air, sea, land, fares, lodging, meals, and other related expenses para ho maitama kayo. Forever na hindi na kayo ma-tax map. Of course, sa inyo yun. So, this video will amend all my previously issued video having the same subject matter. Okay? Bibili lang ho kayo nito. Libro. At open ho ako sa dealers. Ha? Sino man ang gustong maging dealer ko, lalong-lalo na sa mga probinsya, kulang na kulang po ang mga consultant, mga competent, caring tax specialista. Ha? Competent and caring tax specialista dyan po sa probinsya. So, ito po yung libro. Bibili nyo po sa akin. At pag binili nyo po sa akin, definitely, may coding ho ito. Protektado ko ho kayo sa tax mapping. Only buy the book 12 consecutive months from the time of purchase. Eh sir, pag lumagpas na yung 12 consecutive months, maliit na lang po yung ibabayad nyo sa amin. Okay? Iniisip ko nga, okay lang ba sa inyo 500 a month protection nyo sa tax mapping operations ng BIR? Inassure ko sa inyo, yung tax mapping penalty, doon lang naman kayo natatakot, di ba? Sa laki, hindi naman kayo pwedeng ipasara ng tax mapping, ilagay nyo sa utak nyo. Hindi kayo pwedeng ipasara ng tax mapping. Kayo lang po, voluntarily, ang nagsasara ng tax mapping. Pag, andyan na, BIR, sarado natin. Ayun, ganun na nangyayari. Andyan na, BIR, sarado natin. Ah, takot na takot kayo. So, tatanggalin natin unang-una sa inyo yung fear ninyo sa tax mapping.
which is wala namang kakwenta-kwenta at walang pinanggagalingan. Ang BIR lang naman ay nag-i-impose ng batas. So tuturungan ko kayo para hindi kayo matakot. Okay? Turungan ko kayo paano hindi matakot at paano labanan yung fear na nasa inyo. At yung BIR penalty. Okay? Yung BIR penalty para dyan sa tax mapping, i-zero natin. Zero. I-zero natin. Okay? So, wala kayong gagawin uli. Bibilang ho kayo ng libro ko. At open po ako sa mga partners. Magpara tayong Grab partners o Grab driver ko kayo. Kayo yung driver. Kayo yung nagdadala ng pasahero. Kayo yung kumikita ng komisyon dito. Okay? Kontakin nyo ako ngayon na para mag-usap tayo. Okay? O, huwag nyo kong kakalimutan yung susunod na video rito.